What's up mga banash? Welcome back to my YouTube channel. So panibagong video na naman po itong tatalakayin natin at meron po ako i-share sa inyo. Share. Pero bago po ang lahat guys, kung napanood nyo po yung nakaraang kong video, yung Redmi Note 9. So yun po inano ko po dun yung performance po ng phone. So ito na po yung camera niya. Ito na, gamit ko na ngayon. So yun po. So ayun guys, marami po nagtatanong, paano po ba natin mapapanatili ang ating kabataan? And then, kung paano po natin maiwasan yung mabilis na pagtanda. So sa video po na to, isi-share ko po sa inyo kung ano po yung aking iniinom. And then, kung ano na rin po yung nagiging habit ko sa araw-araw para po hindi po tayo mabilis tumanda. Before we start guys, don't forget to subscribe and then click the notification bell para po updated po kayo sa susunod kong video. For disclaimer lang po, ito pong video na to is ito po ay based po sa aking o base po sa aking experience. So ito po kasi is talagang naging effective po sa akin. So inaamin ko po na hindi ko po ito kumbaga parang tinadya na ganun, talaga lang na hindi ako mahilig sa mga ganung inumin. So parang later on, parang malalaman mo na yung palang habit mo is okay pala. So maganda pala sa katawan natin, maganda pala sa skin natin. So ayun, kaya po ayun is na parang naisip ko na bakit hindi ko i-share sa iba. Okay, di ba? Para at least magawa nyo rin. Okay guys, sa mga nagtatanong, ako po ay 30 years old na. So yun po, umpisahan na natin. Ano po pa ang dapat natin iwasan? Unang-una guys is yung tubig na malamig. So ako po, hindi po ako mahilig pero ng tubig na malamig since nung bata ako. So ayoko ng malamig kasi nangihingi ngipin ko. So yun nga guys, ano nga po ba ang hindi maganda sa tubig na malamig? So ang pagkakaalam ko po is hindi niya naka-flash out ng mabuti yung toxin na nasa katawan po natin. So yun po yung mga kinain po natin, di ba? At saka meron silang sinasabi na ang malamig daw is nakakapagpataba. So yun po ang hindi ko alam kasi hindi nga po ako mahilig inom ng tubig. So tumaba man ako dati, siguro hindi naman din po dahil din sa tubig na malamig. So yun nga guys, yung pangalawa is yung soft drinks. So hindi po ako pala ilan ng soft drinks. So kasi parang masakit sa lalamunan. At saka syempre, ang soft drinks maiinom mo yan, masarap yan pag malamig, di ba? So parang nag-ano na rin sila, malamig at saka soft drinks. So ayoko siya. Masakit sa lalamunan eh. Kasi sabi nila parang may espiritu. So yun siguro yung parang umano sa lalamunan ko, kaya ayoko siya. So yun po guys, ito naman po guys yung mga dapat nating inumin. Okay? Unang-una guys is yung mahilig po akong uminom ng tubig na mainit or yung warm water. So ito guys, parang kaya ko lang to na-discover yung pag-inom nito is tumaba ako dati. So maraming nag-a-advise sa akin na uminom ka ng tubig na mainit. So yun guys, hanggang sa ako na mismo yung nag-research sa kanya kung ano yung meron sa tubig na mainit, okay? Or sa warm water. So yun guys, ayan, meron po akong i-flash po dyan na kung ano po yung mga benefits po ng hot water o yung warm water. So ayan, mababasa po natin. Ayan, paikliin na natin ang meaning lang naman yan is ano. At tulad nga ng sabi ko kanina, yung malamig is hindi siya gano'n nagpa-flash out ng toxin. So ito namang tubig na mainit. So pag ito, once na ininom natin, yung mga toxin na sa katawan natin is madali na ipa-flash. Kasi nga, is mainit siya, ganun. Kumbaga parang, pag na-flash na yung toxin na galing sa katawan natin, so ayun, kumbaga parang malilinis yung organ natin, yung kidney or yung liver. So, kumbaga parang yung aging process natin is babagal. So yun nga guys, yung warm water, yung hot water is matagal na ako uminom since na nung tumaba ako. So yun, makwento ko lang po is tumaba ako dati. So talagang mataba. So yun, hamanap ako ng paraan para kung paano ako pumayat. So isa nga yun, yung warm water sa nakita kong paraan kung bakit ako pumayat. So yun, nakatulong din sa, syempre sa skin natin. So mahalaga pala ang benefits ng warm water. Kaya yun, dinediretso ko talaga guys ang inom niya hanggang ngayon. Then guys, ewan ko sa inyo kung ano yung tingin nyo, kung ano ba, kung okay ba, effective ba. Pero para sa akin, alam kong malaki yung naging benefits nun sa skin ko kasi at the age of 30, kumbaga parang
parang hindi rin nalalayo yung kumbaga yung itsura. Yung parang skin ko ngayon saka dati. Kumbaga dapat parang ano na yan eh, di ba? Marami ng mga ano-ano wrinkles, fine lines, ganyan, pero okay pa naman. Ito guys, ito na yung pangalawa. Ito na yung pinaka-paborito ko. Itong kape. Diba, hindi ko alam kung ano ang meron sa kape na to, kung bakit gustong-gusto ko. Bata pa lang ako guys, gusto ko na yung kape. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na mahilig ako sa kape. So, yun. Shout out sa mga nakakakilala sa akin, sa mga nanonood sa akin. So, yun guys, ano nga ba ang meron sa kape? Na talagang nakakatulong siya sa pag-clear ng skin natin and then sa fight ng aging, diba? So, yun guys, iaano ko rin sa screen ko ano yung mga benefits niya. So, yun guys, ano nga ba ang meron sa coffee? So, ang coffee is meron siyang antioxidant. So, pagkakaalam ko doon is ini-eliminate niya yung mga free radicals, diba? Yung mga galing sa labas. Ayun. Hindi ko na masyadong iaano kasi hindi naman tayo talaga dermatologist. Kumbaga, parang yun lang yung alam natin, okay? Sa ko po is nagtrabaho dati sa spa. So, yun. Merong mga nag-scrub doon. Ginagawa ay nag-scrub. Kumbaga, parang meron kaming machine doon ng brewed coffee, yun. Kasi brewed maganda sa ano yan eh. Diba maganda sa sarap, parang ganun. So, yun yung mga sapan mo kinukuha namin. Yun, pag uwi ko sa bahay, yun, inaano ko siya, ini-scrub ko siya. Yun, kaya pa, na-experience ko na yung sapal ng kape na yun. Kaya maganda rin naman, pero huwag lang natin araw-arawin kasi nga, kumbaga parang may balat kasi sensitive, so syempre, ano yun eh, pag-spang. So, pag nasobrahan yung balat natin, pwede ma-irritate yung balat natin. Kaya parang, advice ko lang is, gamitin lang natin siya 2 times a week. O, parang ganun. So, to guys, pangatlo na talagang tumutulong sa balat po natin na paano maiwasan yung mabilis na pagtanda is yung pagkain natin ng gulay and then yung prutas po. So, yun. Then guys, sa gulay naman guys, ayoko lang ng talong, kalabasa, yan. Pero bukod doon, okay na. Mahilig ako sa gulay talagang. Pag sinabi mong pechay, ginisa, okay, kakainin ko yan, walang kanin, parang ganun. So ito naman guys, isa prutas naman is yung lemon. So yun nga guys, kasi magkakatugma eh. Kasi nga, tumaba nga ako dati. Kumbaga parang nag-isip ako kung paano ba ako papayat, ganyan. So marami nang ga-advise nga na lemon, hot water. So ako naman, nag-lemon ako. So until now guys, nag-lemon ako, inahalo ko sa tubig na mainit. So hindi ko lang sa inyo masyadong ma-elaborate kasi guys, meron akong video na iaano sa inyo kung paano ako pumayat. So ito, total naman nabanggit ko na yung lemon. So yun, lemon nakakatulong din siya guys na makapagpa-clear ng skin. So meron din siyang antioxidant. So yun guys, bukod sa mga pag-iinom, bukod sa pagkain ng sustansya guys or yung mga pinagbabawal yung hindi dapat kainin, importante rin guys na malaman natin na yung iba pang dapat nating iwasan tulad ng pagpupuyat. So yun guys, isa yan sa pinaka dahilan kung bakit napakaraming taong napakabilis tumanda. Diba? Dahil sa pagpupuyat, kamukha na lang ng mga laro ng Mobile Legends, diba? Talagang pinagkakapuyatan ng mga kabataan. So yun, good luck sa ano nila, diba? Good luck sa balat nila. Ano naman, kamusta? Puro tagyawak, diba? Yun ang mga tumutubo ngayon sa mga kabataan, kahit nga hindi sa bata, eh, diba? Kahit sa matatanda na kasi nga, hindi nila alam na yun yung nagkukos nung tagyawat nila, diba? Yung pagpupuyat, so na-stress masyado yung balat natin. So nga pala guys, kumbaga parang nakwento ko rin yun sa ganyan, sa kung paano ko naiwasan yung ganyan. Kasi nga guys, nagtrabaho ko sa spa. So, ang trabaho ko dun is yung facial therapist. So, yun, parang dermatologist na rin siya kasi yun yung may-ari nun eh. Kumbaga parang iyon, nalaman ko na ganun pala, na kung ano yung antioxidant, ganyan-ganyan. Kung paano ko na rin kung paano ko na rin maalagaan yung balat ko. So yun, nagkaroon ako na idea. Wala na nagtrabaho ko doon. So marami na akong guys natutunan sa pagtatrabaho ko sa spa. So yun guys, sana is marami po kayong natutunan. Okay, kahit kaunti lang, at least meron pa rin natutunan, diba? So yun guys, sa mga bago lang po sa channel ko, don't forget to subscribe and then click the notification bell para po updated po kayo sa mga susunod kong video. So yun guys, abangan nyo po yung susunod kong video. Hanggang dito na lang po yung aking video. Bye bye!